morning. Free morning! Okay, siguro, bago tayo mag-umpisa, re-request ko sana yung mga cellphone, i-silent mode. Kasi naka-video po tayo ngayong gabi. So, request ko lang po i-silent mode. Pag tumunog, ipaparaffle natin yung cellphone nyo po. Para lahat naman masaya. Okay. Sir, okay na tayo. Five ulit tayo, ha? Good morning! Good morning! Sir, great morning. Sino ba yung mga first time? Taas lang kamay. Ah, okay, marami pala. So, first time nyo, sir, na maka-attend ngayon? First time nyo rin makapunta ng office? Ah, okay. First time nyo talaga. Sanay na ba lahat sa morning ang batian? Yes! Kasi parang mahina yung great morning nyo eh. Natatakot ako pag ganyan, ha? Pag nagpapasyensya ako at mahina ang ano sa akin, sagot, malapit nang mamatay yun. Eh, kaya nga ako napapraning sa mahinang sagot eh. Kasi based on experience, pag nag-duty ako at mahina ang sagot ng pasyente, naghihingalo yun. Malapit ng kunin ni Lord. Okay, siguro ulitin ko. Great morning! Great morning! Masanay po ako niya. Yan ang ano, malapit ng lumabas ng hospital. Ay, naiinip. Okay. Pakilala lang po ako. Ako po si Dr. Richard Custodio. Para dun sa mga first time, at least alam niyo talaga na may doktor na decidido mag first time ta plus. At isa po ako doon. Marami na po kami. So, ang linya ko po is general practitioner na napunta sa emergency room na duty. So, galing po ako ng Philippine General Hospital. Doon ako nagtapos ng training, ng internship ko. After naman doon, napunta ako ng Taal Polymedic. So, ang linya ko po is emergency room. Baka may maniligrip po dito sa mga dugo. No, kasi pareho po tayo ng hiling. No, kasi sa ER, ang mga pasyente ko doon, yung mga nasapsap. Pag medyo swerte pa ako, minsan lumuluwa pa yung bituka. Kasi yun ang hiling ko eh. No? Kasi sa akin, swerte yun. Okay, ano pa yung mga pasyente ko? Kadalasan na aksidente. Tinatakbo yan sa ER. Yung mga kaso na kailangan mag-desisyon kaagad ng doktor. Emergency cases. Minsan, may nahahagip ng dump truck. Grabe ang itsura pag dinala sa amin. Dalawang tao kailangan mag-serve eh. Kasi kung hindi, maghihiwalay. Kasi litid eh. Dump truck ba naman ang sumagasa? Inaayos na lang namin yun para paglibing, mukha pa rin siyang tao. Kasi minsan, pag naipit dun sa bulok, hindi mo alam kung ano siya eh. Tao ba yan? Malaking aso? Hindi mo naman alam pag puro iting ng bulok at dugo. Baka yung iba, paano nandidiri na po? Well, noong 2005, ako ay naimbita sa First Vita Plus. At grabe, dito ko nakita ang pinakamagandang fulfillment na pwede kong makuha. Para dun sa mga bago, siguro isipin nyo na lang, kung hindi ito maganda, imposibleng iwan ko ang pagiging doktor sa emergency room. Nag-resign ako eh. Tapos ako po ay nag-full time dito sa First Vita Plus. Ang una dapat mag produkto to eh. Ang una dapat magduda ay doktor. Kasi every time ako mag-prescribe o reseta, pangalan ko ang naka-pirma doon. Anytime pwede akong habulin ng pasyente pag may malalang nangyari. Eh kaso lang, imbis na umatras ako nung inaral ko, nabili pa akong sa product. This is so far one of the best product. Nabuti na lang na develop ka agad to. At ako ay nag-join on the spot. August 8, 2005. Kailan ba nag-start ng First Vita Plus? August 8, 2005. Kahit isang araw, hindi ko pinalagpas. Kasi nakita ko kagad, napakagandang programa nito eh. Ano ba ang First Vita Plus? Meron siyang dalawang bahagi. At ang topic ko ngayon ay kalusugan. Health,
na hindi pwedeng ihiwalay sa God. Matanong nga po kayo, sino dito ang may sakit sa bulsa? Taas ko ang kamay na may sakit sa bulsa. Simon, parang naging masaya pa po. Kasi kanina pa, wala kayong reaction eh. Tapos nung may sakit sa bulsa, imbis na nalungkot si ma'am, parang sumaya pa po ngayon. Ma'am, gano'ng katagal na po yung sakit niya sa bulsa? May bumubulong doon, 6th birth. Oh, inborn yan, inborn. Okay, kasi ganito kami mag-interview sa pasyente. Pag merong sa aming sinabi, Dok, nilalagnat ako. Usually, ang tanong namin, gano'ng katagal na yan? Diba, importante yun eh. Dok, may ubo ko. Gano'ng katagal na yan? May bukol ako, Dok. Importante rin, gano'ng katagal? O kaya na mo naramdaman. Alam nyo, napaka-importante malaman kung kailan nag-umpisa. Pero may gusto kong itanong sa inyo na mas importante. Kung may sakit kayo, kailan ito mawawala? Yan ang pinaka-importante sa lahat ng mga may sakit, ha? Lalo na kung may sakit ka sa bulsa. Kaya nga, ang ganda po na batihan natin sa First Vitaplus kasi laging may pag-asa ang morning. Pag nag-good morning ka sa tao, kahit maling oras, okay lang. Kasi ang morning ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya kahit gabi, ang greeting natin ay good morning. May pag-asa. Sana naman, yung matagal nyo ng sakit, eto na yung katapusan niya. Matapos na dapat yung sakit. Kasi tapatan tayo, ang isang may sakit, ang lagi niyang inaasa yung mawala yung sakit niya. Ma'am, kung matagal na po yung sakit sa bulsa, baka stage 4 na po yan. Diba po sa cancer? Okay, ang kalusugan, kahit gusto ko man, hindi ko pwedeng ihiwalay sa financial. Kasi ang taong naghihirap, lagi nagko-compute yan. Unang-una, alam niya kagad, mahal ang doktor. Kompyutado eh, anong gagawin? Iiwasan ng doktor. Diba? May sakit na nga, ayaw pa rin magpa-check up. Kasi ang financial ang lagi concern. Okay, halimbawa, may dumating sa akin. Sasabihin ko, opera. Anong pinakaunang tanong? Magkano? Okay na nyo. Hindi nyo pwedeng ihiwalay ang kalusugan sa financial. May narinig ba kayo? Hindi in-admit, hindi tinignan ng doktor dahil walang pang-deposit. Naghihingalo na, tapos pinalipat pa rin ang hospital. Ito talaga yung nangyayari sa atin. Kaya nga may kasabihan eh. Health is wealth. Yan ang dalawang bahagi ng First Vitaplus. May kalusugan at may additional income. Ang topic ko, kalusugan. Okay. Pag sinabing kalusugan, medyo, ano ba to, malawak to na ano eh, na salita, na topic. Siguro, isang litrato lang ang napakagandang simbolo ng kalusugan natin. Ito, pagmasdan yung maigi, lalo na doon sa mga bago. Kung tatanungin mo ko kung gaano kalusog ang Pilipino, ang sasabihin ko sa inyo, paano magiging malusog? Eh lahat ng bawal. Ang sarap daw eh. Bato-bato sa langit ha. Ang tamaan, sana tamaan. Talagang para sa inyo po ito. Wala akong kilala na naninigarilyo na hindi nila alam masama yun. Lahat ng naninigarilyo, alam nila bawal yun. O ang tanong, tinigil? Okay, ang dami hanggang ngayon naninigarilyo. Tapos alam nila na yun ay nagdadagdag ng dumi sa baga. Kaya tinan yung baga ng lalaki. Itim na itim. Kasi ito, okay pa. Yung nasa gitna, alak naman. Alcohol. Tignan natin yung atay. Sira na yung atay niya eh. Kumpara dito sa katabi. Itong kanan, it's one of the fairly recent, medyo bago-bagong research.
pagkain ng iba't ibang klaseng karne na may nitrates o nitrogen-containing compounds. Pusong-puso na ngayon ng cancer sa bituka. Kung titignan nyo, ano ba ang pagkakaiba niya? Yung bituka niya kumukulubot na. Kumpara dito sa dalawa. Ang sarap talaga ng bawal. Maglapag ako ng lechon dito, ano pong uunahin yung ubusin? Dala. Pare-pareho kayo sagot ah. Okay, matanong nga kung alam nyo, anong pinakabawal sa lechon? Dala. O, tinan yung sagot nyo. O ba kaya, alam mo ang sakit? Meron tayong ginagawa kung bakit siya dumadami. Alam na alam natin na hindi talaga maganda sa katawan, yun ang uunahin kainin. Masarap ang bawal. Ito ang pinakamahirap baguhin. Number ko, pati yung cellphone. Tinawagan ako, ipapabarangay daw ako. Diba? Kinamamdok yun. Kinala ko yun. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi yung pasyente daw niya, nung binigyan niya, lalong hindi makatulog ang sakit ng pag-ihip. Nireklamo na lumala daw yung sakit niya dahil sa produkto natin. Kapasuhan talaga ako nun eh. 1.6 eh. Ang laki ng bato niya. Kasi laki ng piso. Sabi ko, kung kakasuhan mo ako, okay, payag ako. Pero ituloy mo munang inumin. Sabi ko, sige. Basta kapag ako, inumin mo. Sige, papayag ako, kasuhan mo ako. After mga 2 months, nagpa-ultrasound ulit. Wala na yung stone niya. Walang opera yun, ha? Kahit naglaktaan ito. Kaya kung hindi rin ako matapang-tapan o decidido o aral sa produkto, aatras ako eh, sa ganun. Eh wala eh, bilib talaga ako sa product eh. After nun, lalo ako nabilib. Mas malala kaya sa akin mag-reseta yung pasyente. Kasi ang bukang bibig niya, puro baita na ngayon. Dating negative, ngayon produkto. Lahat bukang bibig niya, produkto ng First Vita Plus. Positive na. Kahit may magsabi sa kanya na hindi totoo yan, 30,000 ang natipid niya. Dahil hindi na siya kailangang operahan. Nailabas na yung kidneys. Ano yun? Ay napaka-wholesale rin sa mga may UTI. Tapos, sa dinadialysis, meron na rin tayo ng mga natulungan. Ang personal experience ko, yung lola ko, dinadialysis. 3 times a week, 50,000 a month ang gastos. Ang laking gastos ng dialysis. Hanggang kailan itadialysis ang pasyente? Lifetime yun. Hindi naman yun pampagaling eh. Para lang malinis yung dugo niya. Every week, 3 times. Binigyan ko ng First Vita Plus, diabetic yung lola ko. Isang beses lang siya umiinom, kada araw. Wala nang ibang available nun. Talandan pa lang, nung time na yun, 2005. Nagulat yung doktor eh. Hindi na ganun kabilis tumakas yung creatinine. Ang ginawa ko, sige, 2 times a week na lang. Biglang bumaba pa lalo yung creatinine. 2 years, hindi dinialysis yung lola ko. Ang sinabay lang, First Vita Plus, once a day. Okay. Miracle po yun. Palakpakan natin ang First Vita Plus. Kasabili namin. Hindi ko ma-explain. Every time ako itanong, paano nangyari? Hindi namin alam yung exact mechanism eh. Kaya pag sinabing miracle, yun ang ibig sabihin nun. Something na nangyari na hindi ma-explain ng science. Pang-apat, uray. Ito yung hindi talaga kilala sa 5 gulay ng First Vita Plus. Uray, colitis, kudyapa, kalunay, aya, kwantong. Opo, saan? Taga sa apa po kayo? Ano ba po tawag nyo dito? Kudyapa. Ibang-iba eh, umakyat lang ako ng Pampanga, ang tawag nila aya. Kaya hindi tuloy makilala. Kasi hindi tulad ng Malunggay. Pumunta ka Ilocos, Malunggay. Pumunta ka ng Mindanao, ano tawag sa Malunggay? Malunggay pa rin. Iba-iba tawag nito. Pero
ito po ay mas marami pang tumutubo kaysa sa malunggay. Parang damo to eh. Ang dami, tabi-tabi. Kailangan nyo makilala po to. Ang uray, native spinach, sa ating ito tumutubo. Napakahusay nito sa baga. Dito, actually, nakuha ang atensyon ng media. Dahil may pasyente tayo na si Giancarlo. Yun yung premature na nagka-pneumonia dahil mahina ang baga. Binigyan ng lola ng first bite plus. Ang tanging sa kanya, matagal lang, matagal eh, 3 days to live. Tagal-tagal. Kasi, hindi lang siya premature. Kinapitan pa ng matinding pneumonia. Okay, ang buwan niya ay 5 months and 3 weeks. Ang kaya usually buhayin ay 6 to 7 months. Dahil 5 months yung baby, talagang sabi ng pedya, wala na talagang chance. Tapos ipaparakol rin natin yun. So 3 days to live, ha? Eh, hindi pumayag ang lola. Inimpla yung Vitaplas, tapos sinawsaw yung cotton ball. Inampi sa labi, sumipsip yung baby. Tuloy-tuloy. Tatlong araw yun, walang tulog. Kasi yun ang binigay na panig eh. Si Giancarlo ay mag 8 years old na ngayon. Buhay pa rin. Paano hindi tama asang balahibo mo dyan? Ayon sa textbook, ang bata, lahat ng scientific studies, sinasabi dapat patay yung bata. Imposible mabuhay. Ano nangyari? Hindi na namin tuloy ma-explain. Nakakataas ng balahibo yan. Natunogan ng media. Yan, na-interview siya, national television. Kasi nabuhay eh. Respiratory system ang natulungan dahil sa uray. Okay. Ano pang mga pasyente ang natutulungan nito? Mga hika, tuberculosis. So hindi lang bronchopneumonia. Basta yung pasyente mahina yung baga, bigyan nyo ng first Vitaplas. Mahusay rin ito sa balat. Pagpakingis, no? At ito rin ay diuretic. Iihi ka para mailabas yung sobrang tubig na nasa katawan. Maganda to for high blood, nagmanganas, o kaya may congestive heart failure. Nakakatulong rin ang uray sa colon cancer. Dahil nagdininis yung fiber. Mataas to sa fiber. Panglimang gulay. Ito na yung huli. Talpos ng kamote. Kilala na rin natin po ito. Kaya nga alam na alam ng iba. Dok, ayoko niyan. Naka-high blood ako niyan eh. Mali yung ano nila eh. Yung alam ng iba. Sinasawsaw sa bagoong eh. Ang sisihin nyo kung bakit ka na high blood, yung bagoong ha, huwag yung sisihin yung gulay. Kasi masarap ito with bagoong. Kung gusto nyo, huwag tumaas ang BP nyo o blood pressure. Pigaan nyo na lang ito ng kalamansi. Ihalo nyo sa tinantan mo na kamatis at sibuyas. Enselada. Salad yon na raw. Pwede ito hilaw eh. Bakit dok? Yung iba matitigas ha. Dok, talaga bang hindi nakaka-high blood? Eh bakit sabi nila nakakadagdag ng dugo? Tama yun. Nakakataas siya ng blood cells eh. Red blood cells. So, hindi porkit tumaas ang dugo mo yung pula, automatic high blood ka na. Iba yun, ha? Pagpataas ka ng hemoglobin, red blood cell, kung anemic ka, namumutla, kulang sa dugo, para siyang ferrosulfate, iron. Mahusay rin ito sa dengue. So, dalawang gulay na tayo, malunggay at talbos ng kamote na nakakataas ng platelet. Lowers blood sugar and cholesterol. Nag-iisang gulay na may iodine. Kaya pwedeng makapagpaliit ng goiter. Usually non-toxic na goiter. Ang very prominent na naalala ko talaga lagi is yung sa platelet. 8 taon ko na nire-reseta. Wala pa akong dengue.
na hindi tumaas ang platelet pag pinainom ng first Vitaplus. 100% tayo so far dyan. Kaya, pag may dengue, puntahan mo. Sigurado kasi tayo so far eh. O, bigay mo yung produkto. Ay, nakakahiya naman, wala akong pambayad. Okay lang. Matry lang dapat sa may dengue. Pero pag tumaas ang platelet at umote, pag may member ka, dapat ganun ang usapan. Eh, sigurado ka naman, tataas eh. At least nakita niya yung halaga ng produkto muna bago siya naglabas ng pera. Yan yung limang gulay na nakapahalo sa juice. Kaya hindi ito ordinary juice. Yung gulay talaga yung importante dyan. Yung juice, well, pinasarap niya. Kaya nga kahit bata, napapagulay natin ngayon eh. May pinoplants yan lahat. Tapos itong tatlo, ang unang lumabas na flavors. Tuwan-tuwa ako ng dalandan. Pinapalamig pa lang namin yung dalandan. Yung mga bata sa Philippine General Hospital, nakapila na. Hindi mo nga kailangan pilitin eh. Yung iinumin nilang juice, ang hindi na alam, puro gulay. O di na paggulay namin ang ayaw maggulay. Kung ang bata mapapagulay mo, lahat kaya mong mapagulay. Bakit? Ang bata na yung isa sa pinakamahirap. Nagpalibreng tuloy nga kami. Summer yon. Naglapag kami ng dalawang malalamig na garapo ng dalandan. Yung tutuloyan lang, nakalagay doon, ang merong juice. Pampalakas ng loob lang. Kasi baka may umatras eh. Para maingay nyo sila na magpatuloy. Alam ba nangyari nung paglapag namin ng mga juice? Kahit nanay pumili. Ang kukulit. Bakit naman daw sila wala? E matagal na rin naman daw sila naghihintay doon sa initan. Ngayon lang ako sa buong buhay ko, nakakita ng gulay ang ilapag, pinag-agawan pa ng mga tao. Bakit tayo nagpa-first Vitaplus kung kaya naman natin magtanim ng limang gulay? Kasi hindi naman tanim ang problema, yung pagkain. Eh, inalapag mo sa mesa, hindi kakainin ng bata. Anong silbi ng kalumbay mo? Number one nga sa hindi naman kinain. Kaya, ang first Vitaplus, naging number one health program to ha, and health product. Wala pang isang araw, lahat ng bata na paggulay namin ulit eh. Na walang kahirap-hirap. Sa Boracay, magugulat ka. May nagtitinda doon fruit shake na first Vitaplus. Yun lang ang makikita mo doon na dalandan with 5 vegetables. Nakalagay doon. Very healthy. Lahat ng ibang fruit shake, 100 pesos. Yung first Vitaplus, 77 pesos. Dalawang sachet eh. Mas mura na nga. Siya lang ang may limang gulay. Hindi ito mahal na produkto kung ikukumpara mo sa ibang natural. Isa na tayo sa pinakamurang natural na produkto. Huwag tayong chocolate para sa ano. So, uhaw ako. Mahal nito. Pag nauuhaw, magtubig ka na lang. Pag uhaw ka. Dok, mas mura ang soft drinks. Walang kwenta naman ang soft drinks. Kahit nga sa menu, nakahiwalay ng soft drinks sa juice eh. Kasi hindi sila magka-level ng produkto. Diba ang soft drinks, 20 pesos. Kino mo yung natural juice? 40. Bakit dun di ka nagre-reklamo? Ilagay mo naman yung produkto natin sa tamang samahan ng mga produkto. Kung natural juice to, ilagay mo sa menu ng natural juice, kino mo mas mura. Eh sa SM nga eh, yung mga stall nila na fruit shake, 40 pesos kaya ang maliit na natural juice doon. Samantalang ito, 38.50. Yung mabibili mo doon sa mall, may limang gulay? Wala. Ito may bonus ka pa. Limang gulay pa yan, mas mura. Never ako papayag sa pagkakamili ko mahal. Sa dami na ng tulungan ito na may sakit ka, never ito naging mahal. Eh, ilan na ba gumaling na diabetic sa soft drinks? Baka nga lalala pa eh. Oh. Ito samantala, ang dami ng nato yung sugar sa diabetic food. Yung binibili natin ito, yung limang gulay. Okay, ito dalanda, melon, ito yung puti, guyabano. Yung guyabano, special mention, this is very
good for cancer patients. Kasi guyabano is anti-cancer. Kahit wala siyang limang gulay, maganda pa rin ang guyabano for cancer. Ang maganda dito, guyabano na nga siya, may lima pa rin na gulay. Ah. Lahat ito is with 5 vegetables. Ang latest natin ay mangosteen. Ito so far ang pinakasiksik natin. Kasi 23 fruits and veggies plus 5 gulay. Ilan na total? 28. Pag tinimpla nyo ito, makikita nyo yung ano yun, yung pulp. Kahit gano'ng katagal nyo itinimpla, hindi nyo matutunaw yung pulp. Huwag nyo sasayangin yun. Pag ininumin nyo, ininom nyo, may natinang pulp. Ang gawin nyo, dagdagan nyo ng tubig. Halo ng mabilis, tapos sabay, inom. Sayang yung pulp eh. Andun yung sustansya ng gulay at prutas. Mahusay ito sa mga may Parkinson's, Alzheimer's. Ang good news, mangosteen is also a cancer killer fruit. So nakakatulong ito for cancer patients. Hindi namin kayo tatantana hanggat maggulay ulit. Yan ang rason kung bakit kinayo ang first bite atas. At nakikita ko nangyayari. May sabon tayo na may malunggay. Moringa is the scientific name of malunggay. Hindi ka pa nga kumakain, mapapagulay kita. Maligo ka. Ang gamitin mo yung sabon natin na may malunggay. Ang katas ng malunggay nakakapasok sa balat. E di pag nagsabon pala ang isang tao, anong papasok sa katawan niya? Malunggay. Napagulay mo yung tao, hindi kumain. Tingnan natin kung may makatakas pa sa gulay. Mag-shampoo ka. May shampoo tayo na may malunggay. Mag-conditioner ka. Yung conditioner natin may malunggay. Ang scalp ng tao ay mahusay mag-absorb ng nutrients itong scalp natin. Kung ang shampoo at conditioner mo may malunggay, hindi mo maiwasan. Papasok yan sa scalp mo. Tatlong beses ka na naggulay, nasa loob ka pa lang ng shower. Sabon, shampoo, conditioner. Paglabas mo sa shower, nag-mouthwash ka. Yung mouthwash natin may malunggay. Paano ma-absorb? Yung ilalim ng dila natin, mabilis mag-absorb. Diyan namin pinapababad yung gamot pag emergency. Pasok sa'yo, malunggay, habang nagmamotos ka. Nagbibihis ka na, nagpulbos ka. Eh may pulbos tayo na may malunggay. Makatakas ka pa kaya sa gulay? hindi na makakatakas. O, nagmamadali ka, late ka na. Nagkape ka, eh yung kape natin may 5 gulay. Hindi pa nag-upi sa araw mo, dami mo ng gulay. Trabaho ka, uminom ka ng juice. Habang nag-duty, nahilo ng konti, uminom ka ng dalamban, may 5 gulay. Pag-uwi, pagod ka, masakit katawan mo, magpamasahe ka, may massage oil tayo na malunggay. Habang minamasahe ka, pumapasok sa katawan mo, gulay. Sa gabi, bago ka matulog, may gatas tayo na may malunggay. Ilang beses ka na ng gulay, hindi ko na mabilang. Pero sigurado ko, hindi ka magsasawa sa gulay pag ito ang ginagamit ko mga produkto. Ang dami mo lang ang beses na gulay, hindi ka pa magsasawa. Kinabukasan, sawa ka na ba maligo? Maliligo ka ulit eh. Gulay ka naman nun. Imagine mo kung anong nagawa ng first bite plus. Yung mga ayaw paggulay, ngayon, vegetarian na. Kasi ang balita mo, ang mga anak daw, pag nakatikim, hingi daw na hingi. Ito yung anak pala na ayaw paggulay dati, ngayon, vegetarian. Gulay pa ang hinihingi. Bakit mo ito hindi ipopromote? Ito na ang pinakamagandang programa kung gusto mo mabalik ang tao sa gulay. This is a very good program. At ano pa yung nakaka-gigil sa kanya? Every 6 months, magdadagdag ng produkto.
magkakaroon talaga ng panahon na ang tao hindi makakatakas talaga sa gulay. Kasi dadagdag tayo ng dadagdag sa produkto eh. Imposibleng wala kang magustuhan pag lalong dumadami ang produkto. Eh kung ikaw negosyante, sasali ka talaga dito eh. Tandaan nyo, ang soft drinks, di ba? Ang laki ng benta. Pinagbabawal nyo ng doktor. Wala halos health benefit. Imagine mo kung merong kang pagpuhunan, ay suggest ilagay mo dito. Yes. Bakit? Ano ba yung produkto natin? Ang dami na halos katulungan sa health. Yes. Tapos kasama nyo pa kami, hindi nyo to mag-isa gagawin. Kasama nyo doktor. Yes. Ano sa tingin yung pwede natin maging future dito? Lalagpasan natin ang sales ng ibang drinks na yan. Yes. Kung bilib ka sa sales ng soft drinks, mas bibilib ka dapat dito. Yes. Balang araw matatalo natin. Yes. E dapat utak ka rin na negosyante, magaling mag-analyze. Sa ngayon, dahil 100 years na sila, talo pa rin tayo sa sales. Pero tandaan nyo dati, ang soft drinks nga, ang hina rin ang benta nung nag-uumpisa, hindi sila kilala. Lalo na ang beer. Yan, isa sa pinaka-binasa ko na history, beer. Kasi nakalagay doon 1890. Since 1890. Hindi ako magsasabi ng brand. Alam nyo ba? Okay, sino dito first time kuminom ng beer na sarapan? Wala. Kasi first time drinker, never talaga magugustuhan. Ako, hindi rin nagustuhan eh. Alam nyo ba dati, halos nag-bankrupt sila kasi walang gustong umulit ng order. Pinromote nila na may mga libre, may promotion sila kasi mahaba naman ang tinsil eh, na may are. Nung nasanay ang mga tao, tinan mo ngayon, kahit isang kaha, kaya. Eh, imagine mo, parehong tao yun ha. Na, ang sabi niya, pangit dati, ngayon kaya niyang umubos. Sana yan lang eh. Pangit siya. Pero nang gawa niyang maging multinational company. Tanong, ang first bite of the pangit? Yeah! Imagine mo kung gano'n ka pindi ang sales natin pagdating ng araw. Yeah! Hindi mo kami imagine. Ay, excited ako. Ang vision natin, sakupin ang buong mundo. At sa tingin ko, talagang ang laki ng kansa natin magagawa ito. Tulong-tulong tayo dito. So sa health, bilip na kagad ako sa First Vita Plus. Pero as a business, talagang dito na ako for life. Ang ganda ng income na pwede natin makuha dito. Saka masarap kumita. Kasi habang kumikita ka, nakakatulong ka sa health. Diba nga, masarap. Ganun? Hindi yung kumikita ka lang para lang sa pera. At least dito, karapat dapat ka kumita kasi nakakatulong ka naman sa kalusugan. Kaya yung mga yumayaman dito, masasaya sila eh. Kasi hindi lang sila pera ang nakukuha, ang dami kaya nagpapasalamat sa kanila ng mga pasyente. Ay grabe, ang sarap ng buhay pag nasa first life at last. Kaya, hindi ako galing sa kama, lumipat sa pagiging first by sa class. Akala kasi ng iba, bakit? Ang ganda na nang natapos mo, doktor ka, bakit ka nag-first by sa class? Eh, gusto ko maintindihan nyo, na hindi ako bumaba. Lalo pa ako nag-level up. No? Walang, meron din naman akong sariling isip eh. Walang sense na iiwan ko ang isang magandang trabaho kung ang pupuntahan ko pangit. Walang sense yun. Lilipat lang ako kung ang pupuntahan ko mas maganda. At nandito ako sa pinakamagandang trabaho na. Sige. Bakit mas maganda? May mga filosofo sa akin, ang pinaka-filosofo, magulang ko. Explain mo nga sa akin. Galit na galit eh. Bakit mas maganda yan? Kasi doktor ka na, naging albularyo ka ngayon. Alam mo, ang tikas talaga, yung pinagalitan ako noon. Kasi sobra silang disappointed. Talagang meet, sige, tapatin mo kami ngayon. Bakit ka talaga lumipad? Ano yung sinasabi mo maganda? Kumikita ka na ba dyan? Noong time na yun, day one pa lang, di ba? Actually, wala pa po akong kita eh. Ano ang kasabi? Hindi pa naman ako talaga tumi-check eh. O sige, gano'ng kaganda yung produkto? Ilan ang gumaling dyan? Wala pa actually eh.
Kasi first time ka lang tinatry eh. Hindi na makuha. No? Ang nakita ko kasi, yung mangyayari. Yung future. Na ngayon, naging reality na. 8 years ago pa yun eh. Kailangan na lakasan ng loob kasi marami kang negative na makakaharap. Buti kong ibang tao yun eh. Kaya kung baliwalain, ha, minamaliit ako ng ibang tao, okay lang, ibang tao naman yun eh. Pero kung buong pamilya mo, minamaliit ka, eh kahit ayaw mo ma-affect, talagang maka-affect ka eh. Reunion? Yung trabaho ko lang hindi pag-uusapan? Kasi pinsan ko, anesthesiologist. O yan, yung pinsan mo, tinan mo, big time na siya ngayon. Tapos yung trabaho ko, ayaw pag-usapan. Alam niyo yung number one reason. Pag ako naging doktor, pwede na naman akong kumita ng 300,000 a month. Yung pinapangako dito sa First Life Class. Kasi ang opera, matindi maningin ang mga doktor dyan. Pero tinan niyo, pag naningin ako, kanino lalabas ang pera? Sa pasyente. O di, na-realize ko na ang pagyaman ko dabak sa bulsa nung naghihirap na pasyente. O, matutuwa ka ba nun? Eh, ganun nangyayari sa labas. Singil. Kaya nga ayaw ng mga pasyente na pumunta kagad sa doktor eh. Kasi ang mahal maningil eh. Pero yun ang nangyayari sa labas. So kung ako magpatuloy sa pagiging doktor, kaya ko. Kaya ko na magkaroon ng magandang income. Ang medyo nag-aalangan lang ako, labas sa pera nung, sa bulsa nung pasyente. First Vita Plus. Ano meron dito? Nakakatulong tayo sa health. Tapos lahat pa ng nakakasama ko, pwedeng yumaman. Ang laki ng difference ha. Ang laki ng difference ng trabaho ko dito ngayon. Mas fulfilling to. Na hindi ka mag-isa lang nakikita. Sama-sama tayo sa success natin dito. Saka isa pa na gusto ako, walang discrimination. Yung fishbowl bento na kaibigan ko, grade 3 ang natapos. May 4th escape dito sa First Life. Pag-apply mo yun sa labas, wala halos tatanggap sa kanya. Nang sweldo na makakabili siya ng 4th escape. Dinidiscriminate. Kaya nga ang mahirap, lalong naghihirap. Ba't tinan mo dito? Ang naghihirap, yumayaman. O, sa tingin mo, titigil pa ba ako sa First Life of Life? Yeah! Yun ang gusto kong ma-realize, no? Kung gano'ng ka-important ang decision nyo na sumali. Kung ang trabaho mo pwedeng makabago ng buhay ng ibang tao, kahit isa lang, yan ang pinakamagandang trabaho na pwede mong gawin. So sana po ay lahat tayo makapagsama-sama dito, yung mga hindi member, mag-member na. Ako po ay makakasama nyo lifetime dito sa trabaho. Welcome sa First Vita Plus and congratulations sa pagdating. Thank you po.